Bago po ang simula, lahat tayo'y muko ang manalangin. Mabaging aming dakilang amang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng oras na ito upang magkapag-aral ng inyong pananasalita. Dahil sa inyong dakilang biyaya, kami po ay naligtas mula sa walang hanggang pagtutusa ng lubusan. Dahil sa inyong patuloy na pagkabay sa amin, kami po ay manatili sa inyong baluhating iglesia. Ngayon narating po, kami po ay nakatipon sa lugar na ito sa inyong harapan. Kaya mula sa simula hanggang sa wakas, gabayan niyo po kami sa oras na ito sa pangitan ng inyong Espiritu Santo at inyong banal na salita sa araw na ito. Malalapit na po ang inyong pagdating, lalong-lalo na sa ating panahon. Nakikita po namin yung maraming katuparan ng mga tanda ng katapusan ng mundo. Kaya po, pakigabayan niyo po kami patuloy-tuloy upang ibahagi ng inyong ebanghelyo ng mabuti sa pangitan ng kapangyarihan ng Espiritu sa loob ng inyong iglesia. So ito po ang pasimula, hanggang sa wakas, nagtitiwala kami sa inyong pagkabay sa amin sa oras na ito. Itinalangin namin ito sa pangalan ni Jesus Cristo, aming Panginoon. Amen. Okay, buksan po natin ang Biblia. Ikalawang hari. Ikalawang hari, chapter 5. Ikalawang hari, chapter 5, verse 1. Ikalawang hari, chapter 5, verse 1. Si Naaman ng punong kawar ng hukbo ng hari ng Siriya ay dakilang lalaki sa harapan ng kanyang Panginoon ay iginagalang sapagkat sa pangitan niya nagbigay ang Panginoon ng pagtatagumpay sa Siriya. Siya ay isang makapangyariang lalaki na may kakitingan, subali siya ay ketongin. Ang mga taga-Siriya, sa isa sa kanila, kanilang paksalakay ay naktala ng bihak na dalagita mula sa lupay ng Israel. Siya ay naklilingkod, siya ay nalingkod sa asawa ni Naaman. Sinabi niya sa kanyang babaeng Panginoon, sana'y nayroon ang aking Panginoon na kasama ng propeta na sa Samaria, kanyang pagagalingin siya sa kanyang ketong. Kaya si Naaman ay pumasok at sinabi sa kanyang Panginoon kung ano ang sinabi ng dalagitang mula sa lupay ng Israel. Sinabi ng hari ng Siriya, humayo ka, ako ay magpapadala ng sulat sa hari ng Israel. Kaya siya'y humayo ay nagdala ng 10 talentong pilak, 6,000 pirasong ginto, 10 nagagarang bihisan. Kaya dinala ang sulat sa hari ng Israel na sa Saad, kapag dumating sa iyo ang sulat na ito, alam mo na ang aking isinugo sa iyo, si Naaman, na aking lingkod upang iyong paggilingin siya mula sa kanyang ketong. Verse 9. Kaya dumating si Naaman na dala ang kanyang mga kabayo, ang karuway, huminto sa tapat ng pintuan ng bahay ni Eliseo. Si Eliseo nagpadala sugo sa kanya na sinasabi, humayo ka, maligo ka sa Jordan ng 7 ulit. Ang inyong laman ay manunumbalik, ang ikaw ay magiging malinis. Ngunit si Naaman ay nagalik, umalis na sinasabi, akala ko'y tiyak na lalabasin niya ako, tatayo, at tatawag sa pangalan ng Panginoon niyang Diyos. Iwawasiwas ang kanyang kamay sa lugar, pagagalingin ang ketongin. Kaya hindi ba ang abana, ang parapa, ang mga ilok ng Damasco sa higit na mabuti kaysa lahat ng tubig sa Israel? Hindi ba ako maaaring maligo sa mga yon, maging malinis? Kaya siya'y pumihit at umalis na galik na galik.
Ngunit ang kanyang mga lingkod na nagsilapit ang sinabi sa kanya, Ama ko, kung iniutos sa iyo ng propeta na gumagawa ng mahirap na bagay, hindi mo ba gagawin? Lalo na nga kung sabihin niya sa iyo, o maligo ka na lang, maging malinis ka. Kaya lumusong siya, 7 ulit na lumubog sa Jordan, ayon sa sinabi ng tao ng Diyos. Kaya laman ay manumbalik, ang gaya ng laman ng isang munting bata. Siya'y naging malinis. Okay, hanggang dito po muna. Okay, siguro may alam nyo po tungkol sa yung tungkol kay Naaman, tama po? Dati narinig nyo po ito konti, no? Dito po sa talatang ito, una, ito po ay totoong nangyari. Hindi po ito kwento-kwento lang. Yung si Naaman ay gumaling sa kanyang sakit na tinatawag ito ketong, sa pangitan ng kapangyarihan ng Diyos. Hindi po ito mga storya lang para sa mga bata. Siyempre, mas mahirap na ba, kahit mahirap na bagay, walang imposible sa Diyos, no? Kaya si Naaman, siya din ang isang totoong tao doon sa Syria. Sa panahon yun, Syria at Israel ay makipag-away po sila. Paminsan, hindi okay, paminsan medyo okay yung relasyon sa pagitan nila. Kaya basta, basically si Syria, ito po ang kaway ng bansang Israel. Sabi dito, meron pong isang lalaki, ang pangalan niya ay si Naaman. Siya po isang tanyak na tao sa Syria. Siguro sa Israel din. Dahil sa pamangitan niya, nagbigay ang Panginoon ng pagtatagumpay sa Syria. Panginoon, kanino po ito? Kaninong Panginoon? Sino po sila? Diyos na lumika, Jehovah God, kasi capital letter po ito, capital letter, Panginoon. So, ang Diyos mismo magbigay ng pagtatagumpay sa kaaway ng bansang Israel. Kay una, ang Diyos ay Diyos hindi para sa mga ligtas, kundi para sa hindi ligtas. Sa bandang huli, darating siya bilang hari ng mga hari na hatulan ng buong mundo. Okay. Medyo malapit na po ang kanyang pagdating. Kaya yung lahat ng mga tadhana ng mga tao sa mundong ito, idepende sa kamay ng Diyos, no? Sa panabastaan nyo, mukha tayong karaniwang tao, pero tayo po ay anak ng Diyos. Tapos, sino po ang Diyos? Siya po ang hari ng mga hari. Kaya po, ang buong mundo nasa ilalim ng control ng kanyang kamay. Ginagamit ng Diyos si bansang Syria upang disiplinahin ng bansang Israel. Kaya po, sinabi ng Bible, ang Panginoong Diyos mismo ang nagbigay ng patatagumpay sa Syria sa pangitan ng taong ito. So, ibig sabihin, yung sinaman, medyo mabuting tao mo sa pananaw ng tao din. Siya po ay masipak, siya po ay siguro mas nuring, tapos marami siyang talento. Pero ginagamit nito para sa kanyang bansa ng mabuti. Kaya basta ginagamit ng Diyos ang taong ito para sa kanyang kalooban. Pero syempre, hindi niya alam kung ano ang plano ng Diyos ng mabuti, kasi siya po ang hentil, isa sa mga hentil. Pero dumating na po yung malaking problema sa lalaking ito. Ano pang problema niya? Ketong po, ketong. Okay?
So kahit sa ngayon, yung ketong hindi po ito mga madaling mga sakit na madaling pinagaling kasi kaya nang alam niyo ito pa ay seryosong sakit. Kaya gaya nito, yung pang si Naaman bilang isang ketongin, siya pang imahe ng mga hindi ligtas sa mundo natin ngayon, yung mga hindi pa ligtas. Tapos yung ketong naman, yung pang imahe ng mga kasalanan sa mundo natin. Kaya ito pa ay seryosong sakit. Yung ketong, ito pang simbol ng kasalanan dito sa Bible. Kaya nang alam ninyo. Kaya kung pumasok na yung ketong sa loob ng kampo ng Israel, ito pa ay naging seryosong problema. Kaya maraming mga proseso para ayusin ang problema ito doon sa Levitico. Yung problemang sa ketong ito, kahit pumasok na yung virus sa loob ng ating katawan, hindi natin alam na sa matagal na panahon, hindi natin alam na meron pala yung ketong, yung virus sa loob ng ating katawan. Tinatawag ito mo incubation period. Ito medyo mahaba, more than 3 years. Kaya po, si Naaman, busy-busy siya sa kanyang trabaho. Kahit hindi niya alam na meron pala yung ketong sa loob ng katawan niya. Then, paklipas ng ilang panahon, siguro ito pa ay lumitaw, yung sakit ay lumalabas, kaya unti-unti nasisira yung katawan niya. Kaya siguro alam niya, malaman niya na kaagad na meron siyang ketong. Tapos pagkatapos ng ilang panahon, naging serious po, kaya malalaman ng iba na si Naaman may ketong pala. Okay. Yun po ang nangyari unti-unti. Yun po ang imay ng yung mga kaluluwa sa mundo natin. Lahat tayo ipinanganak bilang makasalanan. So mula sa sinupupunan ng ating ina, makasalanan po tayo. Meron po tayong sakit na hindi pangkaraniwa. Yun po ang imay ng mga makasalanan. Kaya paklipas ng panahon, unti-unti, yung kasalanan, yung sakit sa loob ng ating espiritu ay lumalabas. Kaya bago ang pagdating ng araw ng kamatayan, naging seryoso na po yung ating kalagayan ng ating espiritu. Kaya yung pangimay ng mga makasalanan na miserable, yung miserable ng kalagayan. Si Naaman ay isang tanyak na tao. Siguro siya pa ay mayaman. Sabi dito, isang dakilang lalaki sa harapan ng kanyang hari, and then iginagalang ng lahat ng tao. Kaya yung buhay niya parang success na, no? Success na yung buhay niya. Pero may ketong siya. Kaya ngayon, yung mga tao, akala nila kung meron silang malaking halaga ng pera, tapos kung naging success na yung mga negosyo niya, mga ano-ano sa kanyang buhay, ito pang tunay na layunin ng buhay nila. Ito pang success na buhay. Pero sa loob ng katawan nila, sa loob ng espiritu nila, meron pala yung malupang sakit gaya ng ketong. Kaya nang sila pa ay namamatay, napaka-miserable ng espiritu na sirang-sira na ay lalabas at naharap sa Diyos. Kaya itatapon ng Diyos yung mga kalulungan ito doon sa impyerno. Basta si Naaman naman po sa kabilang banda, siya pang imay ng isang naligtas. Dahil gumaling na po siya sa sakit na ito. Sa pangitan ng kamangyinang kapangyarihan ng Diyos. Kaya, yung pasimula naman, mukha siyang talagang miserable ng makasalanan, pero kabuti ang palad, siya po ay lumalapit sa Diyos sa pangitan ni Propetang Eliseo, tapos ligtas na po siya sa kanyang kahit sa sakit muna. Gumaling na siya sa sakit sa pangitan ng kapangyarihan ng Diyos, sa awa ng Diyos. Pero hindi ito ibig sabihin
Siyempre, ligtas din siya sa ligtas din po siya sa spiritual. Spiritual, ligtas na din po siya. Ito pa ibang, yung pang ibang issue. Basta, magkaroon siya ng mahalagang karanasan, experience na talagang yung Diyos ng Israel, totoong Diyos. Nang gumaling na po siya. Pero, personally, kung talagang ligtas na siya o hindi, medyo hindi ko alam. Medyo malabo po, konti. Kasi wala pong yung ibang storya na tuloy-tuloy dito sa Bible hanggang sa parang 18. Sa 18 naman, sabi niya, meron akong problema kasi kung umuwi na ako sa bansa ko, gusto kong makliling ko sa Panginoon, pero kasama ng hari ko, sana dapat sumamba sa isang Diyos ng Syria, Diyos-Diyosan. Kasi kasama ng hari ko, ito dapat gawin bilang isang punong kawar ng Syria. Hupo ng Syria. Kaya kung talagang naunahan niya na totoo talaga ang Diyos ng Israel, dapat sumuko siya sa lahat ng bagay, dapat sumuno siya sa Panginoon, pero meron po siyang nagdadalawang isip sa kanya. Kaya mo hindi natin alam na si Naman ay talagang ligtas na siya, spiritual. Pero yung nangyari kay Naman, ito pang imay ng mga naligtas din sa bandang huli. Kaya sa pangitan ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya kung walang tulong ng Diyos, walang sino man maliligtas. No? Ayong pang imay ng ketong at ketongin. Kaya po ngayon din, maraming tao ay busy-busy sa kanilang buhay para naging successful sila. O sa kaya, sa palagay nyo, naging okay po sila yung buhay nila? Alam po natin ano ang nasa loob ng kanilang katawan, sa loob ng kanilang espiritu. Meron silang malupang sakit, maduming sakit, miserable ang sakit, gaya ng ketong, ano po yung kasalanan. Sa paklipas ng panahon, dumami na yung kasalanan nila, kaya po, sirang-sira na po yung espiritu nila. Kung walang tulong ng Diyos, walang sinuman maliligtas. Si Naman naman, basta nag-focus siya sa kanyang problema, gusto niyang ma-solution na ng kanyang problema, hindi siya sumuko, kaya siguro bumisita siya sa maraming mga doktor mo sa Syria, maraming mga parang doktor mo, hindi ko alam may doktor sila doon. Basta mga doktor, mga ganyan. Mayaman naman siya, kaya yung gastos hindi importante, hindi issue sa kanya. Pero hindi po siya gumaling. Pero hindi siya sumuko. Gusto niyang ayusin ang problema ito. Hindi ko alam, halos suko na siya, pero dumating na yung magandang balita sa pangitan ng isang maliit na babae, ito, mga dalaga. Dalagit na mula sa lupay ng Israel. Kaya paano siya gumaling? Nang dumating siya sa propetang Eliseo, yung utos niya, ano pang utos niya po? Humayo ka, verse 10, si Eliseo ay nagpadala sa ng sugo sa kanya na sinasabi, humayo ka, maligo ka sa Jordan ng 7 ulit. Ang inyong laman ay manunumbalik, ikaw ay magiging malinis. Yung ketong naman, bawal po sa loob ng kampo ng Israel. Bawal siya pumasok sa kampo ng Israel. So dahil sa awa ng Diyos, si Naaman ay lumalapit sa Eliseo. Ito po ang awa ng Diyos. Kung hindi, papatay ng Diyos yung Naaman. Kaya, si Eliseo hindi pumunta kay Naaman kasi ketongin siya. Si Eliseo nagpadala ng sugo sa kanya. Humayo ka,
maligo ka sa Jordan ng 7 ulit. Ang inyong laman ay manunumbalik, ay ikaw ay magiging malinis. Kaya dapat ano pa ang gawin ni Naman? Ay, sige po. Yun lang? Sige, yun lang muna. Unahin. Pero dapat sana ganito ang reaction ni Naman. Ano pa ang reaction niya? Si Naman ay nagalik daw, nagalik. Ano ba ito? Akala ko tiyak na labasin niya ako. Dapat ay akala ko ipinakita niya ang mukha niya sa akin. Ano pang klaseng taong ito? Bakit kanito? Jordan River, maraming ilog, mas malaking ilog sa bansa ko. Alis na ko. Galik na galik daw. Umalis siya. Si Naman, syempre, siya pang isang tanyang na tao sa Syria, o sa ibang bansa pa, kaya medyo mayabang, no? Pero ngayon, nagkaroon siya ng napaka-importanteng pagkataon dahil sa awa ng Diyos. Kaya dapat siya magpapagumpa ba? Yung pang-imainang, yung mga makasalanan, akala nila, okay yung pamumuha nila. Darating naman yung araw ng kamatayan. Kaya dapat mapapagumpa ba ang mga kaluluwa? Pero kamanga-manga, yung mga makasalanan, kasalasan, mayabang. Yun pa ang katangian ng mga makasalanan. Kaya yung ketong, ito pa ay, masasabi natin na yung ketong na ibinigay ng Diyos, ito pa ay isa pang biyaya para siya pa ay magpapagumpa ba sa harapan ng Diyos. Kung wala siyang ketong, wala na yung pag-asa sa kanya. Dumiretso siya sa imperno. Kaya dumating na po yung maraming mga problema sa mundong ito. Ngayon din, hindi pa simula yung 7 years tribulation, syempre, pero nakikita natin yung maraming mga tanda ng katapusan ng mundo. Mga lindol, mga salot, mga takutom. Yung pang isa pang biyaya ng Diyos. Dahil ito pang pre-warning of God para sa yung mga ligtas din, para sa mga hindi ligtas din, para lahat sila ay magsisi sa kanilang kasalanan. Kaya sa harapan ng ketong, walang magagawa, dapat siya ay magbabagumpa ba sa harapan ng kapangyarihan ng Diyos. Medyo mayabang pa siya. Kaya kung umalis siya, nagalik, tapos na yung storya dito, pero meron pong isa pang storya. Ano po? Yung mga tao sa palibot niya, yung mga lingkod, magpapagumpa ba siya? Sabi niya, ay, wak na po. Balik tayo. Ama daw. Balik tayo kasi madali naman ito nang tapusin. Kaya sinabi ng propeta ito, gagawin nyo mas mahirap na yung bagay, dapat nyong gawin para gumaling kayo. Sa pamamagitan ng mabuting payo ng mga tao sa palibot niya, bumabalik siya. And then, tapos, naligo na siya sa Jordan. Ilang beses po? 7 beses. No? 7 beses. Gaya ng alam nyo, yung 7, ito pang simbol ng Diyos. No? Kasi nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay ayon sa loob ng 7 days. Kaya yung buhay ng sistema ng buhay, nakabase sa yung 7. Kaya ito po ang simbol ng kapangyarihan ng Diyos. Yung number 7. So, perfection. Kaya naligo siya. Lumusong siya, parang baptism. Lumusong siya, 7 ulit. Lumubok sa Jordan. Kasi buong katawan na sa ketong. Kaya lumubok siya talaga. So yung buong katawan na sa ilalim ng tubig, ng Jordan. Kaya yun sa sinabi ng tao ng Diyos. Ayon sa salita ng Diyos. Kaya po yung kung in-invite natin yung mga kaluluwa, kadalasan basta mayabang po sila, pero meron pong mga nakahanap ng katotohanan gaya ni Naaman,
Kaya hindi natin alam kung sino-sino po sila, basta ini-invite natin yung maraming kaluluwa sa palibot natin. Kung meron pong kaluluwa na gaya ni Naaman sa isa sa kanila, sa bandang huli, sila po ay maliligtas sa pangitan ng Bible Seminar. Maligo ka na sa Bible Seminar. Yung salita ng Diyos, yung tubig ng kapangyarihan ng Diyos, kung ganon, malinis ka na. Kaya po ilan sa kanila ay tuloy-tuloy. Bible Seminar, kadalasan, ilang session po? Limang session naman. Doon sa Korea, pitong session hanggang sa Linggo. Anim na session tsaka isa pang session. Kasi po sa Korea, halos lahat atheist. Walang pakialam sa Diyos. Kaya yung unang session naging medyo mahaba. Tungkol sa Diyos, tungkol sa creation. Medyo mahaba po yung unang session. Mga ebidensya, mas mahaba, mas detalyado. Kasi wala silang idea tungkol sa Bible. Hindi katulad ng mga Pilipino dito sa Philippines, no? Kasi meron kayong subject pa sa religious subject pa sa school, maganyan. Wala pong ganyan sa Korea. Kaya mga 6 sessions, tapos ikapitong session pa. Ganon po. Dati sa Korea, yung summer retreat din, isang buong linggo ang summer retreat, mula sa Monday hanggang Saturday, parang ganon. Kaya paminsan, tayo din po mga hanggang sa Linggo, mga 6 na session, ganon. Maligo ka na sa Bible Seminar ng lubos. Kung ganon, malinis ka na, naging malinis ka na. Kaya meron pong mga naligtas, katulad natin ngayon. Ito po ay resulta ng kapangyarihan ng Diyos, awa ng Diyos, ang biyay ng Diyos. And tapos, ito pang resulta ng mga sakripisyo o trabaho ng naunang ligtas, yung ministry. Kaya sa para si Naaman ay naligtas, meron pong mga tao ng Diyos, taong Diyos, na ginagamit niya, kahit sa palibot yung mga lingkod din, ginagamit ng Diyos pansamantala, para bumalik si Naaman sa Jordan River. Kaya dahil sa magandang payo ng mga lingkod, mabuti ang magandang payo ng lingkod ng lingkod sa palibot niya. Tapos, syempre, sa pangitan ng kapangyarihan ng Diyos, ligtas na po siya. Kaya naging malinis na po. Kaya yung tungkulin ng mga naunang ligtas ay importante sa para sa mga hindi pa ligtas, no? Una, dapat natin malaman na kung sa panlabas mo, kung sila pahit sila po ay nagmukhang okay, dapat natin malaman na sila po ay napaka-miserable, napaka-duming makasalanan. Yung kaluluwa nila, yung isip nila, yung puso nila, yung espiritu nila, napaka-miserable, no? Napaka-dumi. Kaya tayo naman po ay naligtas sa pangitan ng banal na dugo ni Kristo. Kaya dapat ipangaral natin ang ebanghelyo ng matapang sa harapan nila. Walang imposible sa Diyos. Kung dinala natin sa harapan ng salita ng Diyos, ilang beses? 7 beses, no? 7 beses. Meron pong mga naligtas, meron pong mga umattend sa Bible Seminar, pero mga ilang session po, 3 session lang daw, hindi kompleto. Dalawang session pa ulit, 3 session pa ulit. Kaya dati na tinanong namin, ano, tapos na po yung Bible Seminar? Oo, ilang beses? Mga 5 beses umattend ako. Kompleto na po yung 5 session? Ay, hindi po. Sa unang beses, mga 2 araw lang umattend. Pangalawang beses, 3 araw lang. Pangatlo, mga 2 araw. Pangapat, 3 araw. Panglima, mga 3 araw lang. Wala na yung kompletong Bible Seminar. Hindi pwede yun. Tama po ba? Kaya 5 beses, 5 session, sana pa ulit-ulit pa para naligtas siya talaga, no? Sa paminsan, maligo siya sa Bible Seminar, pero hindi lubos. Dito naman, lumusong, lumubok. Yung buong katawan dapat nasa ilalim ng salita ng Diyos. Pero kalahati lang, paminsan,
yung puso niya hindi pa nabuksan, ganun pa, ang kailangan natin i-observahan. Naman, hindi pwede. Pasok. Naman, yung ulo niya dapat ilalim ng tubig. Push. Dapat sa ilalim ng tubig. Kaya, sa panahon yon, sigurado silang maliligtas kasi walang imposible sa salita ng Diyos. Ito pa ay lanang sinabi ng Bible ay ito pa ay talagang gamot para sa ating kaluluwa. Kung ganun mukhang kung ganun bakit hindi po sila ligtas, siguro may problema sa proseso sa puso niya. Kayong tungkulin ng ating naunang ligtas ay importante. Kaya po maraming mga mo sa palibot nyo mga mukha silang maayos ng kanilang buhay, darating po yung Panginoong Diyos, no? Yung lahat ng ketongin spiritual itatapon ng Diyos doon sa lawan ng apoy. Kaya dapat mag-warning tayo sa kanila sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Tapos para si Naaman ay naligtas, syempre yung pinaka mabuting kasangkapan ng Diyos hindi lamang yung mga lingkod sa palibot niya kundi pati yung talagang bata, yung sa verse 2 naman, verse 2 po, ang mga taga Siria sa isa sa kanilang paksalakay ay nagtala ng bihag na dalagita mula sa lupay ng Israel. Siya'y nalingkod sa asawa ni Naaman. Isinugo ng Diyos ang isang babaeng bata sa Siria sa halip ng propetang Eliseo sa loob pa nila sa bahay ng punong kawar ng hukbo ng Siria, yung kaaway. Sa loob ng bahay niya isinugo ng Diyos ang kanyang tao. Anong pangalan niya? Wala din pangalan ng babaeng ito dito sa Bible. Pero sa pamamagitan niya, ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa buong bansang Siria. Tapos sa harapan ng bansang Israel, nang dumating si Naaman sa bansang Israel, saan siya pumunta? Sa palasyo ng hari ng Israel. Mula sa hari ng Israel hanggang sa karaniwang tao, lahat sila ay naging ano po, masama sa harapan ng Diyos sa panahon yon. Kaya po nang dumating si Naaman, hindi nila alam kung anong gagawin. Hindi nila pinapansin ang propeta ng Diyos si Eliseo. Kaya naging magulo daw yung palasyo ng hari ng Israel dahil kay Naaman. Bakit siya ay tumating dito? Siya pang isang kaaway natin. Ano ba? Ketongin daw. Walang gamot para sa ketongin. Ano ba ito? Kaya naging magulo po ang bansang Israel. Anong ibig sabihin? Wala silang pananampalataya. Yung relasyon sa Diyos ay talagang may problema. Kaya meron pong mga religyosong grupo pero wala silang gamot para sa mga makasalanan. Wala silang solution. Pero sa mga tunay na ligtas, sa kanila, meron pong kamangang-mangang gamot ng Diyos, yung Gospel of Jesus Christ. So, kaya, isinugo ng Diyos ang tunay na ligtas doon sa bansang Siria bilang isang bihak. Kaya mga taga-Siria sa isa sa kanila ay paksalakay ay nagtala ng bihak na dalagita mula sa lupay ng Israel. Siguro umatek sila sa Israel, kinuha nila yung mga ari-arian kasama ng yung babaeng batang ito. Kaya po
Siyempre, yung nangyari kay, yung pangyari kay babaeng batang ito ay hindi mabuti kasi naging bihag siya sa ibang bansa. Yung bansa naman, Syria, kaaway ng Israel. Hindi natin alam kung anong nangyari sa kanyang familia. O pinatay nila yung kanyang magulang o hindi. Hindi, walang masyadong detalyadong talata. Pero naging bihag po siya sa lupay ng Syria. Tapos siya'y nalingkos sa asawa ni Naaman. Inaanaman naman siya ang pinaka-pinuno ng sa sundalo ng sandata ng Syria. Sila namang kaaway ng bansang Israel. Kaya po, yung kung tingnan po natin yung mga pangyari sa babaeng batang ito, talagang ano po, nalulungkot na bagay. Hindi natin alam kung bakit ito pang nangyari sa kanya. Yung kalagay niya naging biglang naging miserable kasi bihak lang siya sa isang bansa, ibang bansa. Bansang kaaway. Kaya kung ito pa ang nangyari sa atin, syempre nalulungkot tayo, nagdeklamo tayo sa Panginoon, nagtatalawang isip po tayo sa harapan ng Diyos, bakit ganito? Ano ba ito? Pero yung babaeng ito ay tuloy-tuloy siya sa paglilingko sa Diyos. Kaya sa pamitan ng kanyang banal na pamuhay, kahit yung sitwasyon niya parang naging isang bihak lang, ito pa ay nagiging ilaw ng Diyos, ilaw ng sanibutan sa bansang Syria, sa loob ng bahay ni Naaman. Kaya siya po ang isang takalingko sa bahay ng Naaman, bahay ni Naaman, tapos yung asawa ni Naaman. Okay? Kaya kung ganito po, siguro yung asawa ni Naaman, ibig sabihin babae, kaya meron pong mga kwento-kwento kasama ng ibang asawa ng ibang lalaki sa loob ng palasyo, mga lingkod ng Syria. Meron dumating na yung bagong babae mula sa Israel. Mabait siya, mabuti siya, masipag siya. Medyo maganda ito. Ay, ganun ba yan? Siguro ako din kukunin na lang yung mga babae mula sa Israel. Hanapin ko na lang yung babae sa Israel para kasambay. Ano po, katulong sa Manila. Ganun po, no? Nakwekwento sila sa simula. Pero nang tinitingnan nila yung buhay ng babaeng ito, talagang iba siya, no? Dahil hindi siya nalilingkod sa mga Diyos-Diyosan sa Syria. Hindi siya kagaya ng mga babaeng babae o bihag galing sa ibang bansa, no? Yung babaeng ito galing sa Israel ay talagang iba na. Kaya sa pamitan ng kanyang buhay, ipinakita niya ang kung ano ang ibig sabihin ng banal na pamumuhay, at tapos kung ano ang ibig sabihin ng pamumuhay para sa Panginoon. Kaya po, ginagamit ng Diyos ang kanyang tao kahit hindi siya mo matalino, hindi siya mo malakas, hindi siya maraming talento. Kung sila po ay talagang naging lingkod ng Diyos, sila po ay gagamitin para sa Panginoon. So kaya, una, kung tinignan natin yung pangyayari sa babaeng ito, talagang siya po ang may malaking pananam palataya. Malaking pananam palataya. Doon po sa Roma chapter 8. Doon po sa Roma chapter 8 verse 28.
malalaman natin na sa lahat ng mga bagay ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa Kanila ng mga tinawak alinsunod sa Kanyang layunin. Nalalaman natin na ang lahat, sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Umiibig sa Kanya, sino po sila? Mga ligtas. Mga ligtas. Sa Kanila, ang nang mga tinatawak alinsunod sa Kanyang layunin. Gaya niyang nangyari sa kay Joseph, gaya niyang nangyari kay Daniel, nangyari din po ito kay sa isang babaeng ito, pero nang dumating na yung ganitong parang pagsubok sa kanila, hindi sila sumuko sa paglilingkod sa Panginoon, naging mas sinserong takalingkod sa lingkod ng Diyos sa kanilang kalagayan. Okay? Kaya mo walang masyadong talata tungkol sa ano ang isip ng babaeng ito. Basta yung mga lahat ng nangyari ay tinanggap niya bilang isang plano ng Diyos. Gaya ni Job, gaya ni Job. Kaya yung pananampalatay ni Job nasa loob ng babaeng bata pala. Kahit nawala na yung lahat ng bagay, kahit kalusugan niya, si Job ay hindi tumaliko sa Diyos. Kaya hindi ko alam, iniisip niyang babaeng ito, kaysa nangyari kay Job, yung pangyari sa akin, mas madali lang naman. Yung ating pinuno, si Joseph, siya pa ang naging mas sincero. Ako din, susundan ko na lang yung ginawa nila. Kaya, kaysa ginna ng bansa ng hentil, bansang Diyos-Diyosan, siya pa'y nalilingko sa Diyos, siya pa'y nanalangin sa Diyos, hindi siya sumama sa mga masamang kaawin sa loob ng bansang Syria. Bilang isang takalingkod, bilang isang bihag, sikapin niya yung upang tuparin ang lahat ng obligasyon niya, responsibility niya ng mabuti para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya si babaeng batang ito ay sinserong, sigurado siyang sinserong Kristiyano, sigurado siyang banal na babae, sigurado siyang matapat na babae, malinis na babae. Kaya ginagamit ng Diyos ang babaeng ito para sa kanyang kaluwalhatian. Kaya po, nang balikan po natin, ikalawang hari, chapter 5. Ikalawang hari, chapter 5. Verse 3. Sinabi niya sa kanya ang babaeng Panginoon, sana'y naroon ang aking Panginoon, sana kasama ng propeta na nasa Samaria. Kanyang pagagalingin siya sa kanyang ketong. Una, nakita natin yung mga habak niya sa mga Panginoon niya. Panginoon, ibig sabihin si Naaman. Nakita natin yung parang habak niya, awa niya sa kanyang amo. So, kung sa totoo lang, yung kalagay niya mas miserable kasi siya pang isang bihag. Pero magkaroon siya ng awa na habak sa Panginoon, yung amo niya, yung sundalo ng bansa ng kaaway ng bansang Israel. Paano ito nangyari? Talagang sincero po yung pananampalataya niya sa harapan ng Diyos.
Kaya po, siya po ay lumalakad hindi sa pananaw, kundi sa pananampalataya. Kaya po, yung puso ng babaeng ito ay talagang maluwag, ay malinaw. Kaya yung concern niya ay spiritual. Yung concern niya ay spiritual. Kay sanay, naroon ang aking Panginoon kasama ng propeta na nasa Samaria. Propeta. Propeta ng Diyos. Yung concern niya ay spiritual. Kaya, paano ito nangyari? Dahil sa pananampalataya niya, nakatanggap ng lahat ng bagay na may pagtitiwala sa Diyos. Yung mga nangyari sa kanya ay nakabase sa plano ng Diyos, yun po ang pananampalataya ng babaeng batang ito. Kaya dahil sa yung ganitong malinaw yung pananampalataya, makaroon siya ng awa kahit sa ganitong sitwasyon, makaroon siya ng awa pa sa mga ibang kaluluwa, kahit sa pinuno ng kaaway ng bansang Israel, kaaway ng kanyang pamilya. Okay? Kaya ito pa ay banal na pamumuhay. Kaya sa totoo lang po, kay sinabi niya ganon, kung yung kapag yung pamumuhay niya hindi malinaw sa harapan nila, siguro nagbibiro siya sila sa babae ito. Ay ganon ba yan? Dito sa bansang Syria din maraming propeta, tahimik ka na. Yung pang sasabihin niya nila sa kanya. Pero natanggap nila yung mensahe ng babaeng batang ito ng seryoso. Bakit po? Kasi yung pamumuhay niya talagang banal na pamumuhay sa harapan nila. Kaya nang narinig nila ito, anong ginawa ni Naaman? Yung babaeng asawa ni Naaman. Verse 4, kaya si Naaman ay pumasok, sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon kung ano ang sinabi ng dalagitang mula sa lupay ng Israel. Kaya ibinabahagi niya ang sinabi ng babaeng ito. O, nang pumasok yung asawa ng lalaki, si Naaman. Naaman, bakit? Alam mo, yung babaeng ito galing sa Israel? Oo, bakit? Anong ginawa niya ngayon na raw? Sinabi niya ganito. Ha? Ganun ba? Sige. Kung ganun, totoo yata yun. Kaya, ubos naman yung lahat ng doktor, mga propeta sa Syria. Siguro, kung ito ang sinabi ng babae na ito, totoo ang sinabi ng babaeng ito kasi dahil sa yung pamumuhay niya. Kaya po, dumiretso siya sa hari ng Syria. Ano po, verse 4, kaya sinabi ng hari ng Syria. Pumasok siya sa palasyo ng Panginoon, ibig sabihin hari, then ibahagi niya yung sinabi ng babaeng ito. Nang narinig ng hari ng Israel, kadalasan, anong sasabihin ng hari ng Israel? Ano? Anong sabihin niyo naman? Yung isang babae na bihag sa inyong bahay, sinabi niya, may proteta daw sa Israel? Ay, ikaw ba talagang seryoso? Babae lang yun na maliit. So, walang kwenta yan. Dapat sinabi ng hari na ganito. Pero kamanga-manga, sinabi ng hari ng Syria, ganun ba? Humayo ka. Ako ay magpabadala ng sulat sa hari ng Israel. Siyempre, una, minamahal niya ang sundalong ito. Kaya po, gusto niyang tumulong sa kanya. Kitong naman ito. Kung meron pong propeta doon, sige, doon tayo. Kaya binigyan siya ng mapabagong pabang loob
Ito po ang naging pagkataon para malaman niya kung sino at talaga ang Diyos. Tapos pangalawa, siguro may alam ng hari tungkol sa babaeng batang ito. Kasi yung asawa ng hari, asawa ni Naaman, napaka-close. Nakwento-kwento sila sa isang araw, no? Ah, yung babae ito galing sa Israel, talagang mabait, relihiyoso. Banal na banal siya. Ah, ganun ba? Ay, may konting idea tungkol doon. Kung sinabi ng babaeng ito ganyan, siguro meron pong talagang propeta. O basta, subukan natin. Ipunta ka sa bansang Israel, sa hari ng Israel. Okay. And binigyan niya maraming mga ginto, pilak. Walang sino man maliligtas sa pangitan ng ginto at pilak, no? Hindi tinanggap ni Eliseo yung mga ginto at pilak kahit anumang bagay mula kay Naaman. Yung pang-imay ng ating kaligtasan, yung kaligtasan natin ay libre. Biyaya po ito kasi bakit po ito libre? Hindi kaya natin bayaran? Bakit po ito hindi natin kayang bayaran? Kasi mahal na mahal yung kaligtasan na ito. Mas mahal kaysa buong mundo, buong kalawakan. Binili ng Diyos ang kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Dugo ng Diyos. Kaya para sa atin, ito pa ay libre ito. Kaya po, unti-unti, kailangan natin baguhin yung puso ng hindi ligtas sa pamamagitan nating buhay. Ngayon, medyo malapit sa Diyos. Pero may konting bagay na kailangan ayusin pa. Umaasa pa sila sa mga ginto, pilak, mga politiko, mga mayayaman, mga makapangyarihan sa mundong ito. Mayabang pa siya sa ano po, bilang isang punong kawal. Umaasa siya sa kanyang bansa pa, yung mga ilok ng Damascus. Ito kailangan inaalis unti-unti lahat para maligtas po sila. Ito din po ay ministry ng Diyos kasama ng kanyang sa loob ng Bible seminar, sa loob ng invitation, sa loob ng evangelism. Kaya po, kung tinignan po natin yung kung anong nangyari kay Naaman, yung pamumuhay ni pamumuhay ng yung batang ito talaga sincero siya pang isang tunay na ligtas. Isinugo ng Diyos ang batang ito sa halim ng propetang Eliseo pa kasi siya pang talagang sinserong takalingkos sa Diyos. Kaya sa pamamagitan ng kanyang banal na pamumuhay, ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Mateo chapter 5. Kusan po natin ang Biblia, Mateo chapter 5. Mateo chapter 5 verse 11. Mapapalat kayo kapag kayo ay nilalait, inuusik, pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Magalak kayo o magsaya sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit. Sa pagkagayon din nila, inuusik mga propeta na nauna sa iyo. Kayo ang asin ng lupa, verse 13 pa po, kayo ang asin ng lupa, ngunit kung ang asin ay tumabang, paano may babalik ang alat na ito? Wala na itong kabuluhan, maliban sa itapon sa labas, intatakpan ng mga tao. Kayo ang ilaw ng sanibutan, ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol ay hindi may tatago. Hindi nila sisindihan ang isang ilawan ay nilalagay sa ilalim ng isang takalan. Kunti sa talagang patungan ang nagbibigay ng liwanag sa lahat ng nasa bahay.
paliwanagin ninyo nang gayon ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwahatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Palinawagin ninyo ang mga gayon ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa, luwahatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Ano ang mabubuting gawa? Paglilingkod sa Diyos sa buong buhay natin. Okay? Pagpabahagi ng Ebanghelyo sa ligaw ng kaluluwa sa pangitan nating sakripisyo at paglilingkod sa Diyos, ito pa ay pinakamabubuting gawa. Hindi tapos yung para dito, yung ating malinis na pamumuhay. Kaya si una, kahit maraming mga pagsubok, siguro may pag-uusik pa sa babaeng batang ito sa ibang bansa, tuloy-tuloy siya sa paglilingkod sa Panginoon, umiwas siya sa lahat ng kasalanan sa bansang Diyos-Diyosan, tapos sikapin niya to pa rin ang lahat ng mga mission bilang isang lingkod, bilang isang taong Diyos sa kanyang buhay. Tapos yung matapat na pamumuhay niya bilang isang lingkod sa loob ng bahay. Kaya una, siya pa isang masipag na babae, no? Colossians chapter 3 verse 22. Colossians chapter 3 verse 22. Mga alipin, sumunod kayo sa lahat ng mga bagay sa mga Panginoon ninyo sa lupa, hindi maglilingkod kung may tumingtingin na gaya ng pagbibigay lugo sa mga tao, kundi sa katapatan ng puso na may tako sa Panginoon. Ito pa ay ating spiritual na worship para sa Panginoon sa ating buhay, kaysaan, kaysa eskwelahan, kaysa pinagtrabahuan, kaysa bahay, kaysa kwarto. Kailangan natin ayusin yung ating buhay sa harapan ng Diyos para tayo pa ay naging iisang malinis na o mahalagang kasangkapan para sa kanyang mahalagang ministry, no? Kaya si babae ito naging isang ilaw ng sanibutan sa loob ng bansang Syria, sa loob ng bahay ni Naaman. Kaya po ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan niya. Natapos magkaroon siya ng awa, ang pag-ibig tungo sa ibang kaluluwa. Sana naroon kayo sa harapan ng propeta ng Diyos. Ito pa ay naging malakas na yung mensahe sa kalulungang ito. Kaya si Naaman ay magkaroon ng mahalagang pagkataon upang hindi naman gumaling sa sakit, kundi lumalapit siya sa Panginoon bilang isang miserableng makasalanan at tapos ketongin. Kaya Kaikaan chapter 22, mga Kaikaan chapter 22, verse 29. Huwag mong alisin ang verse 29. Okay. Nakikita mo ba ang taong mahusay sa kanyang gaawin
siya'y tatayo sa harapan ng hari, mga hari. Hindi siya tatayo sa harapan ng mga taong hamak. Sino pang ating hari? Diyos na lumikha. So makikita mo ba ang taong mahusay sa kanyang gaawin? Yung ating lahat ng gaawin sa bahay, gawin ninyong lahat para sa ikaluluhati ng Diyos. Ito pa ang ating pananampalataya, kaysa anumang sitwasyon. Basta yung sitwasyon natin, mahirap tao, kahit mo sinabi natin mahirap, hindi po tayo mas mahirap kaysa batang babaeng ito. Hindi po tayo bihak, hindi po tayo mga lingkot ng ating kaaway, hindi po tayo parang lingkot ng mga pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Napagaganda po yung ating sitwasyon kumpara sa babaeng batang ito. Suriin po natin, and then tapos yung pag-aralan po natin yung pananampalataya ng babaeng batang ito para isa buhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya hindi siya nakleklamo sa kanyang buhay. Naging mas sinserong lingkot ng Diyos. Ito pa ay yung pagkataon, ito pa ay ginagamit niya para siya pa ay naging mas sinserong lingkot. Gagaya ni Joseph, gagaya ni Job, gagaya ni Daniel para sa Panginoon. Natapos, mga kaikan chapter 7, 14. Mga kaikan chapter 14 muna, 14 verse 5. Hindi nagsisinungaling ang tapat na saksi, ngunit ang bula ang saksi. Ang mga kasinungalingan ang sinasabi. Yung mga kadalasan yung mga babae ay yung mga lalaki ay yung mga bata, sorry, yung mga bata po, madali silang nagsinungaling, yung mga bata, no? Madali silang magsinungaling. Hindi siya magsinungaling. Kaya po yung sinabi ni ng babaeng ito ay mabisa sa kanila dahil siya po ang isang tapat na alipin talaga. Maraming mga alipin sa loob ng bahay ni Naaman. Siya pa ang pinaka-best ng alipin. Pinaka-best na alipin. Taga-bansang Diyos. Meron pong mga alipin taga iba't ibang bansa. Pero siya pa ang pinaka-best na alipin. Galing sa bansang Diyos. Bakit po? Hindi siya nagsinungaling. Kaya dapat alisin natin yung kasinungalingan, kahit mali na kasinungalingan sa ating puso, isip, sa buhay, kahit konting kasinungalingan, kailangan natin alisin para tayo po ay naging tapat na saksi para sa banal na salita ng Diyos, yung kapangyarihan ng Ebanghelyo ng Diyos. Kaikan chapter 17, verse 7, hindi bagay sa hangar ang pinong pananalita, lalong ng mga mandarayang mga labi ay isang namamahala. Hindi bagay sa hangar ang pinong pananalita, lalo na ang mga mandarayang mga labi sa isang namamahala. Isang mga ligtas, isang anak ng Diyos, dapat natin alisin yung kasinungalingan na ginagamit ni Satanas upang tuksoy ng mga kaluluwa para dalhin nila sa impyerno. Kaya kailangan natin yung alisin yung lahat ng kasinungalingan sa ating puso, isip, para nagiging tapat na saksi ng Diyos kaya ng babaeng ito.
sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras, sa harapan ng lahat ng tao. Kaya po, siya pa ay naging isang mahalagang kasangkapan ng Diyos para ipakita ng maipakita ng ang kapangyarihan sa lahat ng bansa. Kaya po, si Naaman ay sa bandang huli dumating sa bansang Israel, tapos yung pintuan ng bahay ng propetang Eliseo. Kaya kailangan natin dalhin yung mga kaluluwa sa harapan ng pintuan ng bahay ng Diyos para sila din po ay maligo sa banal na salita ng Diyos, yung tubig ng walang hanggang buhay, para sila din po ay maliligtas. Okay. Kaya tandaan po natin yung pamuhay ng isang babaeng ito para sa buhay, para sa kaluwalhatian ng Diyos. Hanggang dito po tayo. Manalangin po tayo. Mabaging aming dakilamang Diyos na nakmamahal sa amin, maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng oras na ito upang makapag-aral ng inyong pananasalita sa pangitan ng Biblia. Naunahan po namin na kung gaano kahalaga yung aming buhay, pero kami po ay lupang mahina, ang kulang. Kaya pakigabayan niyo po kami tuloy-tuloy sa pangitan ng kapangyarihan ang inyong pananasalita para kami po ay nagbago, para kami po ay naging inyong sinserong lingkod para sa inyong kaluwalhatian. Malalapit na po ang inyong pagdating, kaya po pakitulungan niyo po kami sa pangitan ng inyong kapangyarihan upang ibagin ang inyong ebanghelyo ng mabuti sa pangitan ng inyong biyaya at habak sa mga kaluluwa para sa inyong kaluwalhatian. Itinalangin namin ito sa pangalan ni Jesucristo, ang aming Panginoon. Amen.